tikas ng ulo ng batang to. Alam kong nariyan ka! Ah, aba? Tom! Naku, talaga naman! Nakatakbo na naman ang batang ito! Bakit kaya umandar na naman ang katamaran niya ngayong bakasyong to? Tom! Ay, naku talagang batang ito. Hindi ko na malaman kung paano ko siya mapapatino. Ano kaya ang dapat kong gawin? Huh? Napabakbak na. Wala pa po palang nakakakuha na 100 dolyar na gantimpala? Wala pa. Hindi pa po ba siya nauhuli? Hindi pa, pero sinisiguro ko sa iyong babagsak din siya sa aming mga kamay. Alam niyo na po ba kung nasan siya? Hindi rin. Huh? Malamang nagpunta siya sa malayong lugar, kaya hindi namin makita. Ang ibig niyo pong sabihin, wala po nakakita sa kanya? Wala pa. Simula nung makataka siya pagkatapos ng paglilitis wala na nakakita. Maaaring nagtungo siya ng Mexico. Mexico? Mm-hmm. Dahil kapag siya ay nakalagpas sa hangganan, yun ay sa Mexico. Hindi na natin siya maaaring hulihin. Maaaring dun siya nagtago. Ganun po ba? Daming nasira sa bahay na to, ha? Oo. Habang naroon tayo sa Arkansas, ang daming nasira sa bahay ko. Pang-tag-araw lang talaga ang bahay na to? Oo nga, eh. Malapit na ang taglamig. May alap ka bang maayos na lugar? Na may bubong hak, ha? At may makapal at matibay na dingding para huwag pasukan ng malamig na hangin. Saan? Ngayon ko lang naalala. Ano gusto mo ba, Hak? Eh, saan yun, Tom? Sa bahay ng multo. Sa bahay ng multo? Sa bahay ng multo. Di ba titignan nga sana natin yun? Ayoko tumira sa ganung bahay. Naniniwala ka bang may multo nga doon? Hindi. Kaya lang, natatakot ako sa bahay na yun, Tom. Oo nga, matanda na nga at luma na yun, pero sigurado ko matatag ang pagkakagawa ron. Pumasok ka na ba doon? Nakita mo na ba ang loob ng bahay? Hindi ko pa nga nakikita. Salta ka na salta, hindi mo naman pala alam eh. Halika na! Saan? Halika na doon para makita natin. Tingnan ang bahay ng multo? Oo, kasi nung papunta sana tayo doon, nakita naman natin si Indian Joe na pinas lang si Dr. Robinson, kaya hindi na natin na ituloy ang pagpunta roon, di ba? Oo nga, noon nga nangyari yun. Kaya nga halika na. Hindi naman nakakatakot pag umaga, di ba? Natural, hindi. Maaring magandang lugar yung para tirahan mo. Ay! Hindi na! Ayoko tumira doon! Hindi ako titira doon, Tom! Pag natanggal natin ang mga damot na alis natin ang mga nagkalat na bato, maaari nang tulugan ito. Hindi! Ayoko tumira dyan, Tom! Mukhang malinis naman ang loob niyan eh. Ayoko! Ano ba nangyayari sa'yo, Hak? Hindi lumalabas sa mga multo sa umaga. Natatakot ka ba? Hindi! Sige, dito ka na lang kung gusto mo. Ako na lang ang papasok at titingin. Oh, hindi! Sasama ako! Hintay! Sasamahan kita! May nabalitaan ka na bang bata sa lugar natin na pumasok na dito? Wala pa. Tayong dalawa pa lang ang una papasok. Kinakabahan ka pa ba, Hak? Ha? Huh? Hindi! Anong kinakabahan? Wala akong makita. Siyempre, wala pa. Mauna ka na pumasok, Tom. Oo, mauna ako. Tom! Bakit? Ano
ako po. Bakit ba? Agiyo lang yan eh. Nagulat lang ako. Talaga? Marunong ka rin palang matakot eh. Ang yabang mo kasi, Tom. Kasi bata pa ako, ayoko na mga agaw na yan. Oh? Tingnan mo to, Tom. Oh. May chiminiya at ang laki. Ayos ka ba, Hak? Sira na sahig. Ingat ka. Oo, ayos lang ako. Ayokong tumira dito. Masyadong malaki ang bahay. Hindi kami bagay. Lahat dito mukhang matanda na at luma. Pero palagay ko, walang multo dito. Tom, sa tingin mo, meron dito mahalagang bagay? Magandang lugar to para pagtaguan ng mga ninanakaw ng masamang tao. Oo nga, no. Tina, panik tayo. Ingat sa pagkakbang, sira mga kahoy. Oo. Iwan na lang natin yung piko dito. Oo, sige. Hak, bakbakin natin ang piko ang sahig. Sabi mo, di ba, baka may magnanakaw na nagtago dito ng mga nanakaw niya. Oo nga, no. Tignan mo, Tom! May aparador! Ayun, oh! May lamang kaya yan? Liga, tignan natin, Hak! Tumulong tayo dito, Tom! Oh, ay, baka na lang tayo bumalik! Ay, naku naman! Dumikit sa mukha ko, mga agyo na ito! Bahay ng multo pala ito, eh! Ay, naku! Napagod ako! Ay, makapagpahinga nga muna! Amo, hindi ba kayo nainitan niyo sa balbas niyo? Bakit niyo ba ginusto pang bumalik dito, samantalang mapanganib na para sa inyo? Wala na ibang paraan. Alam kong mapanganib na narito ako, ngunit kailangan ko magdaan dito bago ko magpuntang Texas. Hindi ba kayo nakilala ng mga tao sa bayan kanina? Walang nakaalam na ako si Indian Joe. Ang galing ng pagkakaayos ko sa aking mukha. Totoo yan, amo. Kahit nga ako, hindi ko kayo nakilala eh. Nang tinawag mo ako sa bahay, nagulat ako. Ang lakas ng loob niya, amo ha. Saga pala, Hill. Tumingin ka sa labas para makatiyak tayo na wala nakakita sa ating pagpasok dito. Baka malagay tayo sa alanganin. Mahirap na. Ang hindi po, amo. Ano ba? Amo, wala namang puntao sa labas. Mabuti kung ganon. Ah, ganun pala. Dito nyo pala tinatago ang inyong pera, amo, ha? Tama ka. At ngayon, narito ang iyong kaparte. Naku, amo, maraming salamat. Salamat. Sandali, amo. Ano naman ho ang gagawin nyo sa balutang yan? Hindi ko dapat na dala-dala ang balutan. Mahirap na. Ebidensya yan. Eh, di balikan nyo na lang po dito bukas bago kayo tumakas papuntang Texas. May katuwiran ka. Mas nakakatakot na ilipat ko pa ito sa ibang lugar. Amo, sa chiminiya nyo pala itinatago nyo pera. Pero hindi magaling na pagtaguan yon, kaya ililipat ko na lang ng lugar. Ibabaon ko ito sa ibang sulok.
Kailangan maghukay tayo. Mabuti na lang pala, amo. May panghukay tayong gagamitin dito. Ibigay mo sa akin yan. Hindi, amo. Ako na lang. Hindi. Ako na maghukay. Tingnan mo. Pinapakaw nila ang palitan doon. Hukay naman natin pag alis nila, Tom. Malalim yata ang inukay nila. Huwag yung masyado nalalim, at hukay. Hindi naman namin yan, eh. Bakit po, amo? Ano yun? Hil, halika. Tingnan mo. Ayan. Ano po kaya ito? Isang kahon na binaon sa lupa. Ano kaya ang laman yan? Baka naman po isang kahon na punong-puno po ng ginto. Kung ganoon, may mga taong unang nagbaon dito ng baul na yan. Sige. Pumakayan natin. Halika, buhati natin. Hawakan mo mabuti at pipikuhin ko. Ginto, amo! Mga perang ginto ito, amo! Libong-libong dolyares. Mayaman na tayo. Mayaman na tayo. Ang galing nga mo. Napakagaling. Hindi na ito isang pangarap. Ang galing. Nabalitaan ko nga na ang piratang si Marel at ang tauhan niya ay nagkuta rito. Pero si Marel po ay matagal ng binitay. Kaya atin na to. Ating-ating na ang mga gintong ito, amo! Ating na! Ating na to! Teka nga pala, Hil, bakit may piko rito ngayon? Ha? Nung huling manggaling ako dito, walang piko rito. Sino ang nagdala nito? Natitiyak niyo ba yan, amo? Oo, natitiyak ko. Kung ganun, may taong pumasok po dito. Para ano? Anong pakay nila? Para magbukay ng pera, amo. Walang nakakaalam na dito ko'y tinagawang pera. Bakit sila narito? Aba, o nga ano? Kahit nga po ako, amo, hindi ko alam na dito niyo tinago. Sino kaya ang nanggaling dito at kailan? Baka nasa itaas pa kung sino man yun. Wala po, amo. Sa palagay ko po'y wala pong tao sa taas. Maaring mayroon, kailang makasiguro. Papanig po ako sa taas, amo, at titinan ko kung may tao. Shhh! May nararamdaman ako. Amo! 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 Ano po nangyari sa inyo? Sakit! Sa hina po ng hagdan, walang makakapanik doon. Uy, paano, amo? Ano pong gagawin natin sa mga pera? Ibabomba natin muli dito? Tama ka, palagay kayo wala nga makapapanik doon sa taas at walang ibang tao rito. Pero pinag-iisipan ko pa rin kung saan natin ibabaon niyang mga kayamanan na yan. Pero maaaring... Alam, buti po kayo, ilabas na natin ang mga pera. Oo, pansamantalang ilalagay natin sa hinukay kong lupa. Alin pong hukay, amo?
yung may bilang dalawa sa ilalim ng krus dahil yung isang hukay doon ay nakatiwangwang at may butas. Kung ganun po, amo, kailangan natin magmadali. Mamaya pagdilim. At saka kapag binago niya itsura niyo, amo, walang makakilala sa inyo. Oh, sige. Gawin na natin ngayon. Kailangan po natin dalian. Hoy, Hak! Nandiyan ka ba? Oo! Oh, Tom! Nakita mo ba si Indian Joe? Hindi eh. Ikaw, nakita mo ba? Hindi ko rin nakita. Libu-libong dolyar daw, di ba? Sabi pa nila, tatago daw nila sa butas. Sa kaya yun? Hukay bilang dalawa daw sa ilalim ng krus. Eh, saan hukay yun, Tom? Ang hihina naman natin. Hindi tayo nakakilos na nakatayo sa gulat. Ah, huwag natin pag-usapan yan. Isipin na lang natin na muntik na tayo mamatay, Tom. Biruin mo, nandito lang pala si Indian Joe. Dapat ba natin sabihin to kay Hepe? Oh, dapat natin paalam. Pero paano natin sasabihin to kay Hepe? Ha? Eh kung ano lang ang kakatwira natin, ganun ba? Hindi natin sasabihin ang lahat ng alam natin. Tama! Huwag natin ipaalam ang tungkol sa gintong perang nakita natin. Hak, sang-ayin ako dyan. Ngayon, ano-ano mga sasabihin natin kay Hepe? Sigurado po kami, isa po sa dalawang lalaking lumabas sa bahay ng multo si Indian Joe. Natitiyak ko po. Uy, bakit walang nakakilala sa kanya kung bumalik man siya dito? Nagibang anyo po siya. Nakabalbas po siya ng huwad. Pero Hepe, nakilala ko rin po siya kagad. Ah, huwad na balbas. O sige, sabihin niyo sa akin, saan naman siya nagpunta? Hindi po kami nakatayo sa sobrang takot, kaya hindi po namin alam. Hepe, nasa paligid lang po si Indian Joe. Oh, sige, sige. Gagalugarin namin ang bahay na sinasabi ninyo. Pero sa palagay ko eh, hindi si Indian Joe nakita nyo. Baka ibang tao yun. Sinimulan ni Hepe noon din ang paghahanap kay Indian Joe. Ngunit hindi pa rin niya makita to. Nasaan nga kaya si Indian Joe? At saan kaya niya tinago ang mga gintong pera? Sana makita namin yun ni Hak.